So guys, yan, ipakikita ko sa inyo kung paano natin bibiyakin yung ating puno ng sampalok, guys. Bibiyakin natin yung katawan niya para madali siyang lumaki at magkameron siya ng ugat dyan sa ating pagbibiyakan. Para ipakikita ko sa inyo kung paano siya ginagawa, guys. So yan, nakaabang na yung ating pambiyak. Nakaabang na, guys. So yan, guys, yung ating sampalok na binubunsay, guys. Yan. Yan yung ating sampalok na binubunsay. So, iriripat din natin yan. Pakikita ko sa inyo, guys, dahil siya nandiyan pa sa pasong yan, lilipat natin sa doon sa nasa ilalim. So, yun yung ginawa nating pasok, guys. Ito yung ating red balete, guys. Yan yung ating red balete. Iriripat din natin yan dahil siya yung nasa hindi advisable na lalagyan, guys. Yan. Iriripat natin siya, guys. Yan yung ating red balete, guys. Tinrim ko siya. Isinagad natin yung trim sa kanya. Medyo sumusuloy na nga, guys. Yan. Yan yung ating red balete, guys. Yan yung ating red balete, guys. Tinrim natin siya dahil magkakawad tayo. Isisit natin siya sa kawad, guys. Pag sumuloy siya ng panibago, magkakawad tayo at i-arrange na natin siya ng maganda final, guys. Bago natin siya iripat. So yan, guys, yung ating red balete, yan. Yan, guys. Yung ating red balete. Ang ganda na ng ugat niya, 5 taon na siya diyan, guys. 5 taon na siya. Kaya kailangan natin siyang i-repat pagdating ng kapag kawad tayo, guys. Yan. Yung ating red balete, guys. So yun, guys, ipakikita ko sa inyo. Yan, mga pangripat pa rin natin yan, guys, dahil yan ililipat ulit natin yan sa cement pots, guys. Yung mga ginawa natin na ipinakita ko sa inyo. So marami tayong ginawang paso. Ka-ready na sila. Dahil nga ito, iriripat natin din siya. So yun, guys, panuuri nyo kung paano natin biyakin yung ating sampalok na binubonsai, guys. So yan, guys, ating bibiyakin na to. Para lalagyan natin siya ng tusok na kawayan, guys. Yan, guys. Yak na siya. Ganyan lang yung ating ginagawa, guys. Para lumaki, guys, yung kanyang katawan. Lalagyan natin siya ng butas, guys. Para maging kakaiba yung ating tamarind bonsai. Yan, guys, kita nyo, biyak na siya. Ganun yung ating gagawin. Yan, biyak na siya, guys. Ngayon, lalagyan natin siya ng putol na plastic. Ito, guys, puputulin natin to. Siya natin ilalagay dyan. Ang tamang-tama siya, guys. Lalakin natin, guys, yung katawan para magandang tingnan siya, guys. Lalakin natin ito, guys. Lalakin natin siya ng lupa. Lagyan natin siya ng tape para hindi bumukas yung ating lupa para hindi madry yung ating katawan ng sampalok. Ang ating tamarin na bonsai, mahal.
kasi para kung gumawa mo yung sarili natin, tama rin dun sa iyo. Mag-uliksan na rin tayo ngayon, guys. Sasalaksakin siya natin ng ganito para maganda yung kamada ng kanyang weather soil. Gamit natin, guys, yung nagre-re pa tayo mga riversan. Magandang umugat ang ating halaman sa riversan. Kaya yun yung ginagamit ko. Kasi kung hindi maganda yung kamada ng lupa natin, inaamag yung katawan ng ating sampalo. May posibilidad na magulok dahil. Update ko na lang kayo few months, guys. Yan yung ating ginawang pagbibiak ng ating tamarind bonsai, guys. So ayan yung ating mga iriripat natin, guys, na coconut bonsai natin, guys. Marami pa tayong gagawin, guys. Ito mga ititrim natin. Pakita ko na lang sa inyo, guys, kung paano natin ito puputulin natin siya dito dahil kay hindi na siya magiging bonsai dahil malaki na siya. Malaki na yung sibol niya nung nakuha ko, guys. Talagang paikita ko rin sa inyo yung ating mga ginagawang bonsai, yung ating red balete, guys. Yan yung ating mga ginagawang bonsai. Ito lalo na itong ating tamarin, i-update ko kayo dyan, guys. So guys, hanggang dito ko na lang tinatapos yung ating video. Sana ay may natutunan kayo sa pagbibiyak ng ating ano, kung paano natin sa binibiyak para lumaki yung ating katawan ng ito tamarin bonsai, guys. So hanggang dito ko na lang tinatapos. Maraming pong salamat po sa lahat ng nunood ng aking video. Sana hindi kayo manawang manood ng video ang mga ina-upload natin. So hanggang dito na lang, guys. Ingat po tayong lahat and God bless po.